Nakita nyo naman, malaki ang floor area nito. Maraming kwarto. Yung iba dyan, pwede nyo gawing playroom. At pwede din kayong gumawa ng library. Bukod doon, sa likod, meron tayong garden na pwedeng gawing outdoor playground. Or kayo bahala kung ano gusto nyo. Okay naman yung area, kaso lang hindi ko alam kung papasukin tayo ng mga estudyante dito. Daming mga preschool sa paligid, oh. Daming kompetensya. Ah, sige po. Mag-usap po muna kami. Oh, sige. Iiwan ko muna kayo. Salamat po. Ganda, oh. Alam mo, para sa akin, okay naman siya. Ganda. We can do much better. Frank! Hey, Frank. Hey, bakit wala ka sa sarili? Si Sarah. Ang hot niya, no? Frank, watch your mouth, okay? Tandaan mo, kakambal siya ng girlfriend ko. Kapag binasas mo siya, eh parang binasas mo ng girlfriend ko. Hey, you don't wanna be so mad. Pinupuri ko lang siya, and you know full well na kahit magkamukha sila, they're not the same person. Seb, she's not your girlfriend, Seb. Okay, chill. Frank, kaibigan kita. Kaya kilala kita. Like, you're a good person, pero pagdating sa babae, iba ka. So please, wag si Sarah. She's family. Chill, okay? Alam mo, Frank, dun sa taas, kunting puntura lang. Ayos na, para makatipid tayo. Frank, nauuha kasi ako. May tindahan ba sa labas? Meron. Bili kita? Pwede. Oo, pero may kapalit. Ano? Kiss. Kiss-kissin mo mukha mo. Sige, bili mo na lang ako. Joke lang. Tip mo kasi kapag galit ka eh. Sige, bili mo na ako. Sige. Sige na, nauuha na ako. Sarah, sorry. Pasensya mo si Frank. Maloko lang talaga yun. Hindi, ayos lang. Hindi naman siya uubra sa akin eh. Isa pa, mas loka-loka naman ako sa kanya. Alam mo, parang may nagbago sa'yo. Pananamit ko? Hindi lang yun. Pati yung kilos mo, kung paano ka magsalita. Bakit masama ba yun? Hindi naman. Parang naninibago lang ako. Eh kasi gusto kong magsimula ng bagong buhay. Kaya inisip ko na simulan ko sa sarili ko. Alam mo, Sarah, wala namang problema to want change. Pero importante to stay true to yourself. Alam mo, pares pala tayo. Pares tayo? Bakit naman? Pares natin gusto ng pagbabago. Gusto mo ng pagbabago eh. Ayos-ayos kaya ng buhay mo. Perfect-perfect mo kaya. Wala, inaayos ko yung future life ko. Kaya nakisosyo na ako kay Frank dito. Para maging stable na ako. Para kapag may family na ako, hindi kami mahirapan. Makakapag-provide ako sa kanila. Lalo pa gusto ko ng malaking family. Gusto ko yung maraming anak. Kahit maingay, kahit magulo, masaya kami. Aaron, let's go na! Maasin na! Happy 10th year anniversary, Ma. Happy anniversary. Alikaw, upo ka na rito. Pa, Ma. Kara. 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 Like kayo, spaghetti. Nakakagit ka naman, Sarah. Saya-saya ng pamilya mo. Kara, tingin mo ka. Sarah? Sarah, kita lang. Ha? Ah, oo. Okay lang ako. Pasensya ka, may naisip lang ako. Ano yun? Naku, huwag mo naisipin yun. Wala yun. Naiihi ako. May CR ba dito? Yeah, dito. Second door sa kaliwa. Sa second door. Okay, sige na. Sarah, ano ba? Kalma. Relax. Di ba plano mo lang to? Iniinis mo lang si Kara. Hey, pero bakit kayo ito yung nararamdaman ko? Makabog yung dibdib ko. Parang gusto niya lumabas. Gusto niya sumabog. Ay, ako naman. Sarah, anak ka ng pating, ha? Huwag mo sabihing tinamang ka kay Seb. Thank you.
Ishmael, kamusta si Apple? Eto. Nabuta ko siya nakandusay. Binugbog na naman ang boyfriend niya. O bakit hindi pa kayo tumawag ng polis? Ayaw ni Apple. Lalo lang daw siya mapapahamak pag ginawa niya yun. Hindi naman yata pwede yun. Ilang beses ko na siya pinilit. Natatakot daw siya eh. Ay, asan siya ngayon? Eto, nakatulog na. Siguro, mamaya na ako uwi kahit ilang oras lang. Gusto ko lang siguraduhin na hindi na babalik yung lalaki. Hindi kaya dapat maghanap ka ng ibang tao na magbabantay dyan kay Apple. Ayoko lang kasi mapahama ka. Baka magpang-abot kayo ng boyfriend noon. Madamay ka pa. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Pangako. Sige, sige. Oo. Sige na. Doon yung papa niyo kina Apple. Tinawagan siya kanina kasi humihingi ng tulong sa papa mo dahil binugbog na naman siya ng boyfriend niya. Ano? Teka nga lang. Kailan po ba naging pulis si papa para siyang tawagan? Ay, baka walang ibang malapit na si Apple. Oh, pwede ba naman yun? Marami nang pwede humihingi ng tulong, no? Sarah, nabawag ka magsalita ng ganyan. Masisisi niyo ba ako? Iyan, no? Yung ginagawa niyang yan. Alam mo yung babae niya dapat hindi pinagkakatiwalaan. Nasa mukha niya yun. Hello, Nestor. May papagawa ako sa'yo. Ano po yun, ma'am? Kilala mo si Sebastian, hindi ba? Opo. So, ho yung boyfriend anak niyo, di ho ba? Ang gusto ko, obserbahan mo siya. Gusto kong malaman ang kahinaan niya. I need to see him down. Kakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Masusunod ho. Sinong kawatsap mo? Mama, ginulat yun naman ako. Baka naman ako ang magulat kapag nalaman ko na may ginawa ka na naman sa mga Suarez. Mama, wala akong ginagawa. I was just talking to my secretary and besides, ang dami-dami kong problema sa opisina. Sana lang totoo ang sinasabi mo, Lucille. Tsaka, unahin mo muna yung mga empleyado mong nag-aakla sa office kaysa sa mga Suarez. Sandali, Mama. Paano nalaman na may mga umaaklas na empleyado sa kumpanya ko? Yun ba? Pumunta ako dun sa office mo nung isang araw. Nakita ko sila. Ganun ba? Don't worry about them. Ako na akong bahala sa kanila. Magpapahinga na ako. Sir, kawawa talaga si Apple. Dapat nilalayuan niya na yung lalaking yun eh. Baka mamaya patuloy-tuloy lang siya saktan nun. Alam mo, we can't judge Apple. Baka inlam lang talaga siya sa boyfriend niya. Hindi niya maiwan kasi. Yun na, inlam talaga siya. Yung ganun lalaki, dapat hindi minamahal eh. Kasi yun, dapat mahalin niya. Kagaya ko. Oo, nasingin na yung kagaya mo. Kaya, alam mo, swerte-swerte ko sa'yo eh. Kasi alam ko hindi mo ako sasaktan. Alam mo, yung mga babae ngayon, dapat mag-ingat talaga sa mga lalaking pipiliin nila. Kaya, nakakahindik maging ikaw, Kara. Parang hindi ako makahinga. Saka plastic ang nanunood sa pagkatao ko sa pagpanggap ko bilang ikaw. Pero ayos lang, magtitiis ako. Kahit gano'n pa yung katagal, magpapanggap ako. Dahil sigurado ako, magiging akin din si Seth. At mapapaikot ko kayo sa mga kamay ko. Si Sarah kanina, no? Napansin mo ba yung ayos niya? Oo. Eh, nagulot nga ako eh. Sorry, Karen, pero alam mo kung hindi lang maising buhok niya, baka napagkamalan ko kayong dalawa. Bakit kaya niya naisipan mag-ganon, no? O, di ba first time niya kanina sa night school?
Eh, sabi niya gusto niya magbagong image. She wants to change daw. Sana nga totoo yung sinasabi niya. Oo, totoo naman. Eh, binantayin ko nga siya kanina para siguradong papasok siya. Sana lang talaga magtuloy-tuloy na, no? Para rin hindi na mamblema sila mama at papa. Lalo na ngayon, may plano kaming pasukin na negosyo. Anong negosyo? Event organizing kasi si Miss O may binibigay sa akin client. Naisip ko, ituloy-tuloy na namin. Gawin na namin family business. Grabe, ang galing talaga yung girlfriend ko. Alam mo, ako din. Tutulong din ako. Gusto ko, pag may family na kami, gusto ko yung maraming anak. Hindi. Hindi pwede. Sara naman, ano ba ito nararamdaman mo? Di ba laro lang to? Laro! Kaga ka. Huwag kang ma-in love. Naman. May napuntahan din pala yung pag-workshop ko para maging artista, no? Kumusta si Apple? Ayun, nung iniwan ko, latang takot na takot pa sa nangyari. Joseph, nakita mo ba talaga minububog siya ng boyfriend niya? Hindi ko nabutan eh. Ang delikado yata yan, baka mapahama ka. Hindi mo naman pala alam kung ano itsura ng boyfriend nun. Ano kung balikan ka? Ano pa yung naisip mo? Siguro sabihan dapat ni Apple yung mga kamag-anak niya sa mga nangyayari para may ibang dumadamay sa kanya. Eh, di ba nga wala nga siyang pamilya dito, wala siyang kamag-anak. Di lang naman siguro ikaw ang natatangin niyang kaibigan. Alam ko gusto mong tumulong, pero ayoko lang kasing mapahama ka. Eh paano yan? Halimbawa ngayon, wala ka. Paano na lang? Sinong titingin sa kanya? Wala naman siguro masama mangyayari. Tingin ko lang ay dapat may ibang titingin sa kanya. Kawawa naman yun. Saan ba yung nakatira? Sino yan? Ay! Ma'am Lucille! Ay! Tuloy po kayo. Pasensya na po kayo sa lugar ko, ha? Napadalaw po kayo. Gusto ko lang kasi marinig ng personal. Kamusta na ba yung mga pinapagawa ko sa'yo? Don't worry, ma'am. Naayos ko na po yun. Bumalik na po ulit yung tiwala sa akin, Ishmael. Konting paawa lang pala yung kailangan eh. O ay, nasa na siya? Umuwi na. Pero sure ako, napapaikot ko na siya sa mga palad ko. Minsan, di rin nakakabuti na masyado siyang mabait eh. That's good to hear. Gusto niyo po ba ng anything? Gusto niyo po ng coffee, ng juice, ng water? No, thank you. Aalis rin naman ako. I'll just call you soon. Okay po. Ingat! Ma'am, makikisiyar lang po sana ako eh. Alis na po ba tayo? Aalis na tayo. Marami pa tayong pupuntahan. Halika na. Baba!
Kamusta? Tita Nora? Ako nga. Ay, kasama ka ba? Wala po, wala po. Ano pong ginagawa niyo dito? Nabanggit kasi sa amin ni Ishmael na nagbalik daw yung boyfriend mo at sinaktan ka ulit. Ayos ka lang ba? Opo. Ayos na po ako. Dinalan kita ng pagkain, oh. Salamat po. Pasok po kayo. Para anak, andito na ako. Pasok po, Mama. Ang daming bulaklak. Bumili po kasi ako ng artificial flower para po mag-aral ng flower arrangement. Ang ganda, no? Medyo nag-file up po kasi itong mga ginagawa ko para sa kliyente. May meeting po kami para sa final details. Oo. Pwede niyo po ba ako tulungan sa mga bulaklak? Ay, yung arrangement para sa centerpiece? Mm-hmm. Sige, di. Aaralin ko rin itong mga bulaklak mo. Sige po, Mama. Salamat po, ah. Oo. Mama, siya nga po pala. Kamusta po si Apple? Ma? Ma? Oh. Ah! Ako. Ayos naman siya. Biruin mo, may mga ganong klaseng tao pala, no? Alam niyo, dapat hindi siya sinaktan. Mama, maganda po ito, ah. Kahit simple lang. Talaga? Bao nga, no? Sige, aralin ko pa ito para mapaganda pa natin. Mama, maraming salamat po, ah. Huwag po kayong mag-alala pag susumikapan ko ito. Para po sa ating lahat. Gusto kong magtagumpay ka. Ka? Ayaw po, Mama. Nagluto ako ng babaunin ko para mamaya. Eh, sana inintay mo na ako. Ay, naku, Mama. Hindi. Okay lang to. No? Kasi gusto ko talaga ako magluto nito. Parang special nga yan. Ha? Bakit may salo-salo ba sa inyo? Mama, para namang hindi sanay sa akin. Hindi mo lang talaga napapansin. Talaga ako magluto. Namumutik-tik sa sahong. Ay, hindi talaga ako sanay, anak. Tagal na kitang hindi nakikita nagluluto. Ano sa nga. Ay, naku, huwag kayo mag-alala, Ma, kasi marami itong niluto ko. Mag-iiwan ako dito para matikman niyo to. Ayan. Ang aking SSS. Special sinigang bisaka. Uy, kapatid mo nga ako. May nobyo ka ba? Uy, Mama, grabe siya. Nobyo agad. Hindi ba pwedeng kaya ako nagluto kasi inspired ako. Pag naging nobyo mo na siya, sabi mo sa akin. Ako sa mama, konti na lang, matatapos na natin lahat ng mga requirements natin sa preschool. It's great news. Pero ibig sabihin, we need more budget. And I won't be getting my sweldo until a few days pa. Parang yun. Huwag ka na mag-alala dun. Nasa contingency report na lahat. Kapag budget ang pinag-usapan, I'll be the one to handle it. You don't have to worry about it all. No, Frank, I need to be making a contribution somehow. And you have been doing just that. Actually, you've been doing more than you needed to do. No money can provide what you have given this business. Teka, sorry. May tumatawag. Please don't worry about the money. Pagkain, no? Luto ako ng SSS. Special sinigang ni Sarah. Ayan, no? Ay ka na. Sarah, salamat. Pero sana hindi ka nag-abala. Naku, wala lang yun. Nasa mood lang kasi ako magluto, eh. Saka, naparami na rin kaya naisipan kong dala na kita. Tara, nasabay na tayo mag-lunch. Ayusin ko lang, ha? Excuse me. I miss you too. I know.
Hindi ba tayo magkikita ngayon? Naku, Seb, pasensya na. Mukhang tight kasi yung schedule ko today. Sayang, akala ko magkakalabas tayo ngayon. Oo nga eh. Nandito kasi ako para i-meet yung client ko. Kailangan na kasi namin mag-finalize para dun sa event. Eh, mukhang mahaba yata itong meeting na to eh. Ano ba? Ah, Seb, I'm sorry. Andito na yata yung client ko. Sige, sige. I love you. Okay, bye. Ah, gusto mo ba tayo na lang yung umalis? Tapos na naman yung shift ko eh. Actually, pwede na nga ako umalis eh. Actually, uwi na lang ako. Gusto ko mag-rest. Sandali lang naman eh. Puro ka na lang trabaho. Magbulak-bulak ka naman. Sarah's right. All work and no play makes Frank a dull boy. Ah, mabuti nakarating ka. Tara, may treat. Talaga nung sinigang dito? Hindi, hindi ako nagluto nun si Sarah. Ang sarap, no? Inspired sarap daw, eh. Naku, masyado ka namang halata. Ay, nakatatlong mandihato kayata. Uy, kuya, sobra ka naman sa tatlo, ha? Tarap kalahati lang naman. Hindi mo maitago. Tignan mo. Naku, kuya, si Apple. Hello, Apple. Hello, Ishmael. Pasensya na, ha? Ayos lang. Ba't ka na patawag? Eh, kasi si Jeric eh. Tumawag kasi siya. Binantaan niya ako. Ishmael, natatakot ako. Tulungan mo naman ako. Baka buntahan niya ako eh. Sige na, Ishmael. Please, punta ka naman dito. Sige. Kumalma ka lang, ha? Basta kandado mo yung mga pintuan, mga bintana. Pupunta ako dyan. Hintayin mo ako. Okay, sige. Salamat, ha? Sige, sige. Kay Apple. Babalikan daw siya ng boyfriend niya eh. Humihingi siya ng tulong. Kailangan ba talaga? Kawawa naman yung bata eh. Walang malalapitan para humihingi ng tulong. Hindi kayo mapaham. Sasama na nga lang ako sa'yo. Huwag na. Sandali lang ako. Sisiguraduhin ko lang na ligtas siya. Hindi ka na lang kasi tumawag ng polis. Hindi mo naman problema yan eh. Alam ko, pero kailangan niya ng tulong. Pag nasa panganib nga siya, di tatawag ako ng polis. Pasalis na ako, ha? Sige. Oo, sige, sige. Mag-ingat ka. Ano ba yan? Sabi ni Jeric, nagpunta po siya dito? Tumawag siya sa akin. Sabi niya, pupunta daw siya sa akin ngayon. Lasing na lasing siya eh. Alam ko kung gano'n siya ka-work trip pag nalasing yun. Alam ka muna. Salamat sa pagpunta. Kalma po. Kailangan siguro pakalayo ka muna. Sa ganun, makaiwas ka na sa kanya. Ginawa ko na yun dati, pero nahanap pa rin niya ako.